Sabi ko nga po yan, pag ako'y mamamatay na, isasama ko sila. Ano? Iba din po ang alaga ng magulang kaysa sa mga kapatid lang. Uli kaya sabi ko, mas maganda pang namatay na lang sila. Para alam ko na, tahimik na sila. Alam ko na kung saan sila pupuntahan. Kaya sa maglalayas, hindi ko alam kung kumain o kung saan natulog. Mahirap po, napakahirap. Sa inyong lahat, mga ka-KSP, katuwang sa paglingap. Ito po ang inyong small YouTuber, inyong broadcaster, vlogger, Efren Espanyol po. Susubukan nating marating yung bahay nung mag-ina na namamalimos sa lansangan. Daladala niya yung kanyang anak, yung sanggol. Ito daw, babaeng ito, yung nanay nung sanggol. Ito daw po, mga ka-KSP, ay namatay yung kanyang asawa, tinamaan ng matinding depresyon, kaya medyo nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip yung nanay. And wala itong ginawa, mamalimos sa lansangan kung saan saan nakakarating, hanggang sa mabalitaan ng pamilya na nanganak ito. Mga nanganak, kaya yung sanggol na daladala niya, yun ngayon yung tawag dito, lagi niyang bit-bit saan man siya pumunta. Maraming naawa sa kalagayan itong nanay kasi nga may sanggol na daladala, ulan ang initan. Nakita ito ng mga nag-message sa atin, malakas ang ulan, nandun sa isang sulok, nang hihingi, naawa sila dun sa sanggol. Kaya ngayong hapon, puntahan natin, inalam ko kung saan ang bahay nung pamilya, nung nanay na may bit-bit na sanggol sa kanyang pamamalimos. Then, ang balita kasi natin, may isa pa itong kapatid na tinamaan din ng depresyon, matinding depresyon. Nakakulong na lang daw po ito sa kwarto. Sinadyang ikulong sa kwarto nung kanilang nanay kasi nawawala na po ito sa kanyang katinuan ng pag-iisip. Kaya ngayong hapon, samahan niyo po ako. Pupuntahan natin itong bago nating tutulungan. Ngayong hapon, i-message po sa akin ng isang friend natin sa Facebook at tinihingi po niya ng tulong. Sana matulungan daw po natin. Tara. Ito na tayo dito sa isang... Hello, Nay! Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Daming naawa dito kasi nandoon sa isang... sa tapat ng isang mall. Daladala niya itong batang ito. Nang hihingi siya ng pagkain daw nilang mag-ina. Nay! Kumusta po kayo? Ha? Oo. Kausapin ko din yung nanay mo. Gusto lang kitang makausap kahit saglit lang. Ilan, anong pangalan ng anak mo? Joy. Ilan taon na yan? 3 buwan. 3 buwan? O ba, ang tawa pa? Lagi mong kasakasama yan doon sa bayan, sa Dait. Nanghihingi ka ng pagkain doon sa tapat ng mall. Bakit mo ginagawa yun? Ano po, may basang ako. Ha? Hindi ako ngayon po, walang gusto sabihin sa pinto na yan. Na may basang. Dati baga po, Mara Clara. Ngunyan, baso naman ako. Ano po? Mayroon maganda po ng piso. Hihingi ka ng piso, 20. Dahil baso nga lang ako. Iba-iba ng kanyang sinasabi. May ano ba gawin ko ba na marapan? Oo. Bahay niyo, anong pangalan niyo ate? Anong pangalan niyo ate? Ha? Ikaw, pangalan mo Joy? Itong anak mo, yung baby, anong pangalan? Parehong Joy kayo? Ito daw sa kwento,
kausapin natin mamaya yung nanay ni Joy. Mary Joy. Ah, princess pala. O baka kayo mahulugan dyan ng nyug, ate? Kumain na kayo? Ha? Ito si Nanay Sonia, ang bali nanay nito ni Joy. At bukod dito kay Joy, may alaga pa rin si Nanay Sonia. Isa pa rin pong anak niya na may sakit din na depresyon. Ito po, nakakulong dito sa kwarto. Hello? Hello? Gandang umaga? Hello? Di yata ito nakakausap. Wawa naman, no? Dito lang siya paikot-ikot sa isang kwartong ito. Anong edad na po nitong isa? Mga 38 years old. Panganay itong nakakulong sa kwarto. Ah, panganay itong si Joy na may anak. Sunod siya sa pinakapanganay, tapos ito pang-apat. So, bali ilan ang anak niyo po? Walo. Yung dalawa ang may problema. Bakit nagkaroon sila ng ganyang sakit? Hindi ko po alam. Basta ito, bigla na lang nag-abot. Ito, anong parang problema ito sa pamilya eh. Mm-hmm. Sa asawa. Ang asawa niya namatay, nalunod. Oo. Sa dagat. Ah, ang asawa niya namatay, nalunod sa dagat. Sa dagat. Ngayon, sa kalalayas niya, eh nakasumpong siya ng isang lalaki man na, siya na yan, naging anak nila. Sa kalalayas niya, ang istorya kasi nung nag-message sa akin po niya nay, dahil sa alis daw niya araw-araw, hinahanap daw yung kanyang asawang matagal naman ang patay. Hindi siya naniniwalang patay na yung asawa niya, hinahanap daw niya. So sa kahahanap niya, nakasumpong siyang lalaki. So nabuntis siya, yan na po yung bunga. Wala po siyang ibang anak. Ay, dun sa asawa niyang namatay. Marami, 7. Oh, dami. Malalaki na ang anak niya. Opo. Bali, ang panganay lalaki, sunod babae, sunod lalaki, sunod naman babae. Opo. Ang panganay niya siguro mga 24 na, kung hindi ako nagkakamali. Mm-hmm. Mga 24 ang edad, 22, 20, 18, ang ganyan. Paano po ako nay makakatulong sa dalawang anak niyo pong ito? Ay, sa akin po sa anak, gamot lang. Oo. Gamot. Gamot. Nasubukan niyo na po silang madala sa doktor, nay? Siya na po, parehas. Oo. Yan pong isa, yung may anak, pinagparaturukan na yan ni Dr. Esquadra. Oo. Ito namang isa, dinala ko na yan sa Pili. Wala din. Sa kasi, mental hospital sa Pili? Hindi ko sila kayang tustusan. Sa hirap ng buhay, ano po, mahal ang mga gamot niya, no? Sobrang mamahal ng mga gamot niya, nay, no? Maayos ano ito nung natuturukan, maayos siya. Maayos? Kaya na, medyo siya ngayon, gawa ng, dahil siguro doon sa turok. Pero yung mga una, talagang wala siyang pakinabang. Oh. Pag natuturukan siya, medyo... Simula po nung naturukan siya, medyo naggumanda ang umayos-ayos. Kaya lang... Hindi ko na siya gaanong natutustos hanggang ganyan na. Hanggang sa ganyan na. Iba na po ang sinasabi. Sa una, isang tanong mo medyo okay. Pangalawa, tatlong tanong mo hindi na maganda. Oo, nawawala na siya. Pag dinerediretso mo yun, mamaya, magkakasinghala na kayo. Ah, nagagalit na? Nagagalit na. Pero, kaya pala tumayo na siya, parang tumalikod. Sunod dun, galit na siya. Galit na siya. O, paano po ang... So, kayo po bali, Nay Sonia, nag-aalaga dito sa dalawang ito. Talagang mahirap yung alagaan, di ba? Tapos may anak pang maliit. Kayo ang tatay yung nanay dun sa apo nyong yun. Kasi wala namang alam to eh. Wala naman sa hustong kaisipan yung anak nyo po. Paralaya siya kung saan saan napunta. Quezon, kung saan saan. Yung nag-message po sa akin ay talagang sobrang naawa kasi... Dalawang beses daw po niya nakita, nakaupo doon sa tabing kalsada, tapat nung isang mall, at nanghihingi daw po ng pera. Eh, malakas po ang ulan, dala-dala yung maliit na bata, yung sanggol. Kaya sobrang naawa po yung nag-message sa akin. Kaya sabi ko, pag may time po ako, pasyalan kita. Kaya ngayon po, medyo maulan nga, hinanap ko po kayo rito sa lugar po ninyo, Nay Sonia. Buti na abutan ko po kayo kasi wala akong ibang makakausap. Kasi
wala talaga sa matinong kaisipan yung dalawa, ano po. Kayo lang po talaga ang makakausap po ng medyo maayos ngayon. So, ang kailangan po nitong mga anak nyo po, Nay, ay gamo talaga. Napadoktoran nyo na po pala. Siya na po, parehas. Pero yung reseta, hindi nyo mabili-bili yung mga gamot. Eh, hindi nga po. Ay, ang gusto ko sana, yung magdiridiretso. Kasi pag itinitigil, na nagkakaroon man ng kunting pagbabago, oo. Tuloy pa rin. Tuloy pa rin. Ganun pa rin. Pero yung nauuna naman, medyo nababago. Oo. Kailangan. Sabi ko nga, kung siguro kung tuloy-tuloy, baka naman talaga masara sa ulian. Itong isa, yung may anak, depression. Na-depress dahil doon sa pagkamatay ng kanyang asawa. Hindi niya kinaya na kaya, no? Hindi niya kinaya yung pagkamatay ng kanyang asawa, nalunod. Pito ang anak nila noon. Subali ito, pang-walo. O, eh, kumusta naman po yung nakabunti sa kanya? Ay, nakakulong po. Eh, bakit po? Hindi ko po alam. Basta't nasa provincial jail, nakakulong. Ah, okay, okay. Pero nagtirahan dito, siguro mga 2 linggo lang. Okay, pinaalis ko. Oo. Sabi ko, dahil ayaw ko pong magpatira ng adik kasi adik. Oh my God, tama po yun. Nasumpungan niya yun sa kung saan dyan. Tapos, ayaw ko nang meron. Kahit po kami nagtitis, ayaw ko nang meron. Tama po yun, tama yung ginawa niyo yun. So, magdusa siya sa kulungan. Ilan taon na po nakakulong? Parang, magiging 1 taon na siguro. Oh. Ay, mahirap yun. Kasi kung nagtuloy-tuloy ang relasyon nito, anak niyo, may problema sa pag-iisip, tapos naman yun, ganun ang bisyo. Eh, didagdag ng dagdag ng anak yun. Hindi naman po. Nasa balikat mo ang responsibilidad. Walang katapusan ang problema kung yun ay naan dito. Saka isa pa, madadamay pa kami sa kalukuhan. Ramdam ko po, Nay Sonia, ang inyong pinagdaraan ng sakit, ng pinagdaraan ng hirap sa sitwasyon mo. Kasi bukod sa may edad ka na nga, may 2 ka pang inaalagaan ng ganito. Hirap ng buhay, no? Paano po story na itong isa? Ito yata ang malala. Ito ang, depression din po, Nay Sonia? Bigla na lang po yan, ko, kasi nung kami galing sa Manila. Ayos pa man yan, nag-eskwela pa yan, nag-high school pa yan. Oh, talaga, nakatapos ng high school. But, yun po ang nakagraduate, pero ito, hindi na siya nakagraduate, gawa ng... Yun pong isa kong anak, nagkasakit. Oh. Ay tumigil siya sa pag-eskwela, nagtrabaho, pinagamot mo sa kapatid. Okay, okay. Tapos nung magtatrabaho na siya, ganyan naman ang nangyari sa kanya. So nagkapagtrabaho po siya, ha? Mga ilang taon siya nagtrabaho? Anong trabaho po, Nay? Sa Pampanga po. Sa mall? Parang yung mga sikat na ano yata yun, kantin. Ah, okay, okay. Sa mga malalaking makilalang food chain. Ha? May tsura po siya. Kaya nga eh, parang tisay siya, ano? Parang tisay yung anak niya. Si Nanay Sonia naman, may tsura din naman eh, no? Parang tisay din kayo, ho. Kailan, siyempre, dahil nga sa problema talaga, ano? Dahil sa problema. Isawa pa kayo, Nay? Wala na. Talagang solo nyo na, ano? Tagal na po mga 26 years. Oh. Hiwalay. Okay, okay. So talagang sulo nyo ang pagbuhay sa pamilya mo, no? Alam mo yung magkaroon ka ng ganitong 2 may diferensya sa pag-iisip. Para kang may anak na 12. Tapo. Totoo po yan. Tapos mahirap ka pa yung pamumuhay. Wala ka pang siguradong pagkukunan ng ikabubuhay. Talaga napakahirap nun. Kasi may kakilala po akong ganyan. Walang ginawa yung nanay, kundi sa maghapon, walang pagkakataon hindi siya umiiyak sa bigat ng kanyang problema. So, paano ginagawa niyo po? Pagka umaga, padididiin niyo yung anak niya? Minsan po, pag naririnig kong umiiyak, pinapatimplahan ko ng gatas dito. Sa bata? Ito. Tapos, pag tumigil na, di alam ko naman ang... Nagdididi na. Kasi hindi siya marunong mag-alaga ng bata. Hindi talaga. Paano siya nakakapuntang daet? Minsan po kasi umaalis siya dito nang hindi ko alam. Oh, tumataka sa iyo, ha? Kahit noon pa, nung wala pa yung anak, umaalis siya nang hindi ko alam. Minsan hating gabi umaalis. Paano siya nakakapunta? Layo nito, ha? Ang layo talaga po. Nakuha ko na yan sa Lucena, nakuha ko na yan sa Atimuna, lahat. Hindi ako. Pag umalis siya ngayon, naghahanap na ako niyan.
Oo. Hanap ko ng hanap. Baka nakakasakay sa mga truck. Oo, nakakasakay siya sa mga sasakyan. Sa trucking. Siyempre, pasasakay at nakakaawa. Mga ano din, yung mga pasahiruhan din po. Sinasakyan. Nakakasakay siya. Eh, wala naman pamasahe. Ayun nga. So, ibinababa siya. Siguro, baka kung naaawa o kung ano, hindi ko po alam. Basta't nakakaalis siya, nakakasakay siya. Oo. Ang dami na. Ha? Tagal ko nang kami. Minsan nawawala siya mga 2 buwan. Susog ko nang susog. Wala akong ginawa. O, edi gastos din yun ay. Opo. Imbis na pagkain yun ah. Oh my God, talagang hirap ng kalagayan nyo po, Nay Sonia, ano? Sobra. So, ang gusto nyo pong mangyari, maipagamot natin to. Napadoktoran nyo na po. Magdire-diretso lang po yung gamot. Ano po? O, paano? Halimbawa, kung umalis kayo, saglit lang kayo, nakakaalis na to? Siya po, nakakaalis. Oh my God. Oh. Hindi naman po pwedeng maghapon, nabantayan, aalis at aalis. Ang hirap, no? May mahirap. Sabi ko nga po yan, pag ako'y mamamatay na, isasama ko sila. Ano? Iba din po ang alaga ng magulang kaysa mga kapatid lang. Uli kaya sabi ko, mas maganda pang namatay na lang sila. Para alam ko na, tahimik na sila. Alam ko na kung saan sila pupuntahan. Kaya sa maglalayas, hindi ko alam kung kumain o kung saan magtulog. Mahirap po, napakahirap. Kaya lang po, wala naman ako magawa. Napasadyos na lang po, Nay Sonia. Tanggap ko na kung ano man po ang mangyari sa amin. Ganun, tanggap ko na. Tama po kayo, Nay Sonia. Hindi naman habang buhay, buhay kayo. Nandyan kayo na magmamalasakit at magmamahal, mag-aalaga sa dalawang ito. Paano na lang kung mawala na kayo? No? Yun nga po ang ano eh. Kaya sabi ko, kung ako'y ramdam ko nang mamamatay ako, unahin ko na sila. Kasi inaalala nyo paano na sila? Oo, isa pa yan sa isipin. Akala po siguro ng tao, dahil pag ako'y umaalis, hindi nila alam na ako ay problemado, pero hindi nila alam na minsan ay halos. Siyempre yung hininga nyo, nasa liig lagi yun. Kasi pag alis mo, baka mamaya makatakas na naman to. Pag kung saan ako bumaba, na baba lang yan sa cruising. Oo. Ang isip ko, kahit ako gusto ko man mag-dibang-dibang, ang isip ko, andito rin. Oo. Baka pagdating ko, wala na. Maghahanap na naman kayo. Patay na yung bata, dahil hindi nga marunong. Oo, oh, tama po yun, Nay Sonia. Yung bata ang kawawa talaga. Bata lang ilang buwan na po itong bata? 4 na po yan. 4 months old. Oh my God. Ako po ay ano, dahil nung ipanganak yung batang yan, kahit po ako, hindi ko man alam kung kailan yan ipapanganak. Mm-mm. Basta na lang na, pag oras ng ano niya, kapanganakan, inasikaso po, nilalako ng ospital. Mm-mm. Ang problema po, nung pagkaanak, kinaumagahan, umuwiin dito. Oh. Umuwi siya. Oh. Adi ako po, nasa daig at pabalik ako ng ospital. Oh. Pagdating ko doon, wala na. Oh. Nandito na umuwi, tumawag ako dito. Parang ano lang ha, pagkalabas ng bata, naglakad na siya pa uwi. Pagka umaga. Ngayon, ang sabi ko doon sa kapatid, isakay mo. Sa multigabi, itayin ko ng diet at ibabalik ko sa hospital at makakahiyabag ako. Pero alam naman nilang may diferensya dahil hindi naman yung gagawin kung yan ay wala namang diferensya. Di ngayon, ibinalik ko. Hanggang sa hindi kami nakakalabas, nakatatlong uwi siya. E di ngayon, nung ako ay nag-ano na din, sabi ko doon sa guardia, bakit naman sabi ko ninyo? Pinalabas? Pinapalabas. Alam na alam yung hindi pa inayos ang ano niya. Ilang oras pa lang kapapanganak? Oo. Ay, hindi naman daw kasi halata. Ganun na may diferensya. E di ngayon, ang ginawa ko, hindi ko na pinabalik. Hindi ko na ibinalik kasi nakaupo na lang siya sa silya. Wala na siyang higaan. O alam nga namang tiisin ko na nakaupo na lang sa yung bata, nakalagay na lang sa tabi. Sa bangko, yung ina, nakaupo na lang dun sa damit. Bagong panganak. Ilang oras pa lang yun. Opo, ay di ang ginawa ko, hindi ko na talaga binalik. Mm-hmm. Nag-uwi na kami dito talaga, sinama ko na talaga siya. Mm-hmm. Dahil
lalong magkasamaan eh. Mm. Ay, yun ang problema. Kaya yun, umalis talaga yun ng ospital. Hindi talaga ayos ang pagkakaalis niya. So, di pa binyag yung bata? Hindi ano pa po? Hindi pa. Hindi pa po nga ayos yung ano, yung birth certificate ng bata. Opo, opo. Isa pa yung isang problema ko pa. So, wala pang birth certificate? Wala pa po. At pero alis nga. Inaayos ko eh. Sabi sa akin sa provincial, kailangan na daw ang PSA. Mm-hmm. Ba't naman ipi-PS bagong panganak? Oo, oo, oo. Tsaka alam na alam ko na ako ang magpapa-registered niyan. Oo, kasi walang alam yung nanay. Oo, alam na alam ko na hindi yan okay. Nang umalis ng provincial, hindi yan okay. Ba't naman nagpahihirapan pa ng ganun? Hirap na nga ako ng pag-asikaso. Mm-hmm. Eh, kinakaya po yun ang mga anak. Mga malalaki na ang mga anak niya. Kung tutusin, sabi ko nga, alagaan ninyo, andyan lang ako sa likod niyo. Mm-hmm. Dahil kayo ang mga anak. Ay, pinanigan pa ng ano eh, pinanigan pa ng DSWD sa Mercedes, yung mga anak. Hindi daw pwede na yung mag-asikaso kasi daw mga minor de edad pa. May minor pang 24? May minor na 20, 18, yung mga minor yan. Ay, nakakaisip na nga mag-asawa yung mga 15 anyos. Ay, sila pa kayang malalaki na. Hmm. Baka may mabigat na rason po, Nay. Baka hindi naman din nila kaya. Magsabi po. Sinabi okay. Ko na, hindi naman sila pababayaan. Oh. Apo niyo po sila, Nay. Saan? Kailan? Pero siguro, siyempre, kausapin niyo na lang din. Hindi na po. Ayoko nang makipag-usap-usap sa kanila. Sa mga apo niyo po, Nay. Dahil nakita kong talagang kapabayaan nila. Sa nanay nila? Pabaya. Eh, ako, Nay, hangad ko pa rin na magkaayos-ayos kayo. Kasi nandiyan na yan, problema malaki yan. Lalo may maliit na bata, may sanggol. Ano po, Nay? Siyempre, kayo din naman eh, namang problema din. Mabigat din naman din sa pagkaramdam. Hindi mapantayan. Hmm. Yung pala istorya nito, ano po? Itong isa naman, Nay, itong wala tayong magagawa dito. Ay, ano? Wala po. Wala tayong magagawa dito sa isa. Pero dito sa isa, yung may anak, may mga resetang gamot. Ano po? Wala na po. Kang dawa, wala na. Pero pati yung mga reseta? Wala na po. Anak? Ang natira na lang sa akin na andyan, parang medical certificate na lang yata yan ilang dalo. Okay. Wala na yung reseta. Sabihin niyo, matagal lang hindi nakakainom. Hindi naman po iniinom. Tinuturukan siya. Ah, tinuturukan. Okay, okay. So, ang gagawin pala natin dyan pag nagkataon at tayo po eh nakagawa po ng paraan dito sa problemang ito nitong dalawang anak mo. Unahin natin tong may anak. Tuturukan ito. Yan din nga po ang iniisip ko. Kasi itong may anak, pag ito ang napagamot, maaaring maalagaan na niya ng maayos yung bata. Eh ito, walang pamilya. Kaya lang, ayoko naman na yung tututukan ko ito, eh hindi. Dahil yan, iniisip ko, may pamilya, may mga anak na dapat talagang siya mag-priority ng mga alaga. Itong wala. Kaya sabi ko, parang ipa-priority ko ito kasi walang mga alaga sa kanya. Kaya sabi ko, kung nung ako'y pumunta sa kapitulyo, sabi ko, kung halimbawa, na yun ay magagamutan niyo, gusto ko sabay sila. Pareho. Parehas. Dahil, pag yun ang inisip ko, para ko naman itong inapi. Tama po. Pag ito naman, para ko naman yung inapi. Dapat pareho. Pareho. Kain ka na, ate? Kain ka na? Anong gusto mong kainin? Ha? Naghahanap pa ng pagkain? Ha? Ate, nagkain ka na? Anong pangalan mo, ate? Ate, nagkain ka na, ate? Hindi siya sa mga sagot, hindi siya nakakausap. Ito yung kwarto niya. Yun na lang siya pinakakain na naabutan ng pagkain. Tapos yung nanay niya, doon, pintuan din pumapasok, pinapaliguan siya dyan. Ito namang isa may problema, may anak. May anak ito. Yan silang magkapatid dyan. Tinutuluyan nilang bahay. Bahay nila. Ah, nagkain ka na? Wala kang gustong tawag dyan? Anong gusto mo? Anong gusto mo? Wala? Huwag kang maglalabas ha, kasi malakas ang ulan ha. Baka magkasakit ang anak mo ha. Huwag kang aalis at maulan ha. Baka magkasakit ang anak mo ha. Ha?
Nay, pasensya ka na dito ha. Oh, yan mo ito, nay, pambili ng ano na lang kahit gatas ng mag-ina ha. Alis na po ako, nay, ha. Hindi ko po ipinapromise pero gagawin ko po ang lahat na pamamaraan para matulungan ko po, matulungan ko kayo ha. Para matulungan ko kayo dito sa dalawang anak niyong may sakit. Nilapit ko man na po 'yan sa ano, kailang hanggang po ngayon naghihintay pa. Wala pa rin. Okay, baka na lang sakali ano, maghintay pa rin tayo, no? Sabi nga niyan, habang buhay may pag-asa po, nay. So niya, no? Huwag tayo mawala ng pag-asa. Pero kami naman po, nagawin po namin ng lahat para makatulong po sa inyo. Di po ako nangangako, nay, ha? Okay. Ingat po kayo.